Mata, tayo tumayo at magdasal. Ako si Teacher Jaisel. Kamusta kayo? Very good. Naaalala niyo pa ba ang ating aralin kahapon? Magaling. Sa nakaraang aralin, natalakay natin ang iba't ibang hugis. Ngayon ay ating sagutin ang mga sumusunod. Ang hugis ito. Magaling. Ito ay hugis bilog. Ito, anong hugis ito? Tama. Ito ay hugis puso. Ang susunod, tama. Hugis parisukat. Pang-apat, very good. Ito ay tatsulo. Pang-lima, magaling. Ito ay parihaba. Ngayon, kabisadin na ang ating aralin kahapon, dumako tayo sa panibagong leksyon. Ito ay ang pagsasabi at pagsusulat ng oras gamit ang analog at digital clock. Ang objective natin ay content standard, demonstrate understanding of time, standard measures of length, mass and capacity, and area using square tile units. Second, performance standard, is able to apply knowledge of time, standard measure of length, weight and capacity, and area using square tile units in mathematical problems and real life situations. C. Learning competencies objectives, tells and writes time including AM and PM using analog and digital clocks. Makinig. Si Rosa ay natulog ng alas 10 ng gabi dahil nag-aral siya ng kanyang leksyon para sa pagsusulit. Tignan ang mga sumusunod na orasan. Ang unang orasan ay tinatawag na analog clock. Ano nga ba ang analog clock? Ang analog clock ay isang kagamitan upang mabasa ang oras ng isang araw. Ang maliit na kamay ay tumutukoy sa oras. Ang mahabang kamay ay tumutukoy sa minuto. At ang pinakamahabang kamay ay tumutukoy sa segundo. Pero ang ibang analog clock ay mayroon lamang dalawang kamay. Sabi dito, natulog si Rosa ng alas 10. So, ganito siya titignan sa analog clock. Ang kamay ay tumutukoy sa oras. Ang mahabang kamay naman ay tumutukoy sa minuto. Ang sabi dito, si Rosa ay natulog ng alas 10, kaya ang oras ay nakatutok sa 10. Ang kung mapapansin nyo, ang minuto nakatutok sa 12. Kasi sa isang oras, meron tayong 60 minuto. So ang pagbilang sa minuto ay 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60. Ang ikalawang orasan ay tinatawag na digital clock. Ano nga ba ang digital clock? Ang digital clock ay isang klase ng orasan na nagpapakita ng oras digitally. Halimbawa, sabi dito, si Rosa natulog ng 10, kaya ganito niyo siya makikita sa digital clock. Ang inyong nasa kaliwa ay tumutukoy sa oras at ang kanan ay tumutukoy sa minuto. Naintindihan ba mga bata? Mahusay! Ngayon naman, tignan ang halimbawa sa ibaba. Suriin mo kung paano basahin at isulat ang angkop na salita gamit ang AM at PM sa analog at digital na orasan. Halimbawa, sa mababasa nyo sa blackboard, ang oras ay 1:25 PM. I-apply natin ito sa analog na orasan. Ang maikling kamay ng orasan ay nakaturo sa 1 at ang mahabang kamay ay nakaturo sa 5. Ang pagbasa nito ay 1:25 PM.
atin namang i-apply sa digital na orasan. 0 at 1. Hindi tayo gagamit ng isang numero sa pagsulat sa digital na orasan. At sa kanan naman ay susulat natin ang 25. Ito yung nagsasabi ng minuto ng ating oras. Sa oras, ang ibig sabihin ng AM is anti-meridian or before meeting. At ang PM naman ay post-meridian, after midday. Ang AM ay mula sa ika ng madaling araw hanggang ika ...11:59 ng umaga. At ang TM naman ay mula ika 12:01 mula ng hapon hanggang 11:59 ng gabi. Sa susunod na halimbawa, atin namang gamitin sa analog na orasan. Kung may kling kamay ay nakaturo sa 8 at ang mahabang kamay ay nakaturo sa 4. Ang maikling kamay ay tumutukoy sa oras at ang mahabang kamay ay tumutukoy sa minuto. Kaya ang paglasa dito ay 8:20 AM. Ating subukin at sabihin kung anong oras ang tumutukoy ng orasan. Sa analog na orasan. Tama! Ang tinutukoy ng oras ng analog na orasan ay 4 PM. Ngayon, pumunta naman tayo sa digital na orasan. Mahusay, ang tinutukoy na oras ng digital na orasan ay 10:35 AM. Mahalaga nga ba na matutunan natin ang wastong pagbasa at pagsulat ng oras? Tama, mahalaga ang pagkatuto ng pagbasa at pagsulat ng orasan kasi ito ay ginagamit natin sa pang-araw-araw. Paano natin mabibigyan ng halaga ang oras? Magaling! Mabibigyan natin ang halaga ang oras sa paggamit ng time management. Sabi nga nila, time is gold. Ngayon, sa pagtatapos ng ating aralin, kumuha ng malinis na papel at isulat kung anong oras ang ipinapakita ng orasan sa analog at sa digital na orasan.